Ilang best ring na broken, unbreak, or anong estado ngayon? I think mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos dahil gusto niya ako mapabuti. Yun lang ang masasabi ko. At ako, anytime pipiliin ko ang pamilya ko. Yes. Dadating rin siguro, hindi ko hinahanap kasi dadating lang yan eh. Hindi rin ako nawawala ng pag-asa. I know, pag tumanda na ako, inaalagaan ko yung health ko. Ayoko maging pabigat sa mga magiging sa mga anak ko at sa mga magiging apo ko. Gusto ko silang makita, gusto ko silang malaro, gusto kong mag-gaat kasama sila, di ba? Yun ang iniingatan ko ngayon, yung health ko. So, looking forward ka na talaga na maging lola? Yeah, pero ayaw pa nila eh. Practice lang sila. Habi ko, practice makes perfect, pero practice lang sila kasi ayaw din nila na ako mo mag-asawa eh. Kahit mag-aanak na. Ang sarap naman din sa anak kong lalaki na hindi yun yung priority niya. Ang priority niya is i-follow yung pangarap niya. Kasi hindi niya nakikita, kahit bata pa siya, alam mo, nung araw pa sinasabi na niya, sa Amerika siya eh. So, yun nakuha niya, ang napangasawa niya yung taga-Amerika. Pero Pilipina din. Oo. In fact, nag-drive na workshop din sa Star Magic. Nag-workshop sila, and doon sila nagkakilala. Naging friends sila muna, and naging sila. How old is your son? 28. Tapos 18. So 10 years lang ka. Yes. Parang lalaki. No, babae. Babae yung gusto. Okay. Nag-graduate na siya ng high school itong June. Yun, medyo nag-iisip ako ng mga gusto kong gawin, na kaya ko pang gawin kapag wala na sila. Pero itong moment na to, nanamdamin ko muna yung nandito pa sila. And maggagawa ng bonding, syempre na, di ba? Na memories na pag maalala nila, mamimiss nila. Nakasama mo kami si Jody, di ba? For how long? How long ago was your... Yung pangako is a long time ago. More than 10 years, ano? Oo, mga 15 na. Ago. And may ginawa din kami after pangako, yung Kampanerang Cuba, yun naman yung bago siya. Actually, nag-asawa siya noong time na yun, oo. Nag-asawa siya noong time na yun, sa Amerika. Kampanerang Cuba? Yeah. Under this yun, di ba? Yes. After nandun din si Jody. Under this Jody. Anong role yun yung dalawang makasama pa kayo? Ni Jody? Oo. Isa siya sa anak ni... tawag dito, isa siya sa mga anak doon na naging kontrabida siya doon. Kay Ann Curtis. Parang, di ba, bida kontrabida ka sa mga sa ibang mga shows, mga palabas mo. Parang ganun din siya, pero parang mas more on bida. Ano yung improvement or na nasaksihan mo now that you're working with her after 15 years? Actually, napapanood ko siya sa mga palabas na ay magaling siya umarte. Isa siya sa mga seryoso and hindi malaki. Ano ba to? Pinagbubuti niya. Ang tingin niya, kasi marami sa batch niya ang naging parang stepping stone lang kapag artista. And kapag sumikat, nagbe-business sila. Kasi sa generation nila, more on business-minded yung mga batang ito, di ba? Isa siya sa... Siguro eventually naging nag-business, pero hilig niya talaga. Hilig niya talaga. And ang maganda, maganda nakikita ko. Outstanding character niya. Pero dito, parang magkukontrabida ka sa kanya, di ba? Hindi naman talaga kontrabida. Ang nanay kasi, di ba? Kapag gusto mo may magandang mangyari sa anak mo, hindi naman pangungontrabida yun, pero pag-aalaga sa anak. Di ba? Di ba yan ganun? Medyo may pagkaganon yun sa akin. If you were in... And kapag napanood mo naman, iisipin mo, may point naman yung nanay ni Josh. If you were in... You were saying they were scared of having scenes with
Jody because of her reputation. Oh, you have to go through that? Did you get nervous? No? No. Would there anybody make you nervous? Is there anybody who would make you nervous to have a sibling? Siguro. Oh, kasi naka-excel. Hindi ko pa siya nakatrabaho ever. Pero nakakanta na ako nung panahon pa ng Superstar. Oh. Nakakanta na ako kasama siya. Ah. And yun lang yung memory ko na sana makabutan ko. Sana magkaroon ako ng project with Nora. Oh, isa yan sa... It remains unfulfilled pa na wala pa. Yes, isa yan sa... Bucket si Ate Lee, nakasama ko na. Wise. Sharon, nakasama ko. Oo, si Sharon, nakasama ko na. Si Nora, wala pa talagang project. Oh, no? Yes. Talagang ano yun, i-work out mo. Sana! Miss Ila, meron ka ba mga dream role na hindi mo pa nagagawa? Wala akong maisip. Pero, wala akong maisip. Pero kung may gusto kang gawin, ano yun? Gusto ko kasi ito hindi sineseryoso kasi ito, pero gusto ko mag-action. Have you done a GL? Have you done a lesbian scene? Sa ano? MMK lang. Sa MMK lang. Ah, sa MMK lang. So, nalika mo si ano, si Beth Amayo. Why ada mo si hindi naman talaga yung action na barilan, no? Ano, pero medyo physical. Kasi may pagkaganon akong tao. May pagkaganon ako. And gusto ko really showcase yung, alam mo, yung abilities. Alam mo yun, yung ganun ba? Hindi yung mother na may paglalaban o whatever na maraming sitwasyon na eventually na magagamit yung ganun. Hindi naman talaga all out action. Yung mga ganun. Hindi yung barilan lang. Hindi ako sabihin sa ABS-CBN or with any of your producers, give me naman ano, an action. Parang as comedy nga, hindi masyado, ayaw nila ako pag-comedy, pero yun ako eh. Yun sa totoong buhay. Pero, kung ano lang ibigay sa akin? Alam ko, in time siguro. Hindi ka pa nagiging mapili sa mga projects? Kasi syempre, lahat pa halos na gawa mo na rin. Yung parang may mga, wait muna dyan. May mga natanggihan din. Especially kapag sobrang, alam mo yun, may time na may ginagawa ako sa GMA at may ginagawa ako sa ABS at meron akong theater, may chance sa tour na. Yun, Diyos ko. I think, inisip ko rin, never again. Hindi ko na yun. Who are you? Don't do that again, you'll be grateful next time. Maybe with a phone. Kumusta ang estado ng puso mo? Ngayon. Okay, yung buo siya. Buo siya. Hindi ko iniisip yan. Bakit hindi siya? Huwag mo isipin yan. Gusto ko talaga sa trabaho. Oo. Hindi ko iniisip yan. Pero makaranas ka ng heartache, di ba? Hey, how do you unbreak ba your heart from ganun? I love myself now. Oh. Self love. Bakit ano, private na yung love life mo ngayon? Like before, and you're so open. Oo. Ah, natin pag-usapan yan. Hindi natin pag-usapan yan. Nasa tema ng pelikula ng ano, series yan. Nasa tema na, pero hinasa tema, wala sa tema ko yan. Wala natin pag-usapan yan. So parang personal choice mo na, not to talk about your love life. Okay, so trabaho na lang. Ang privado ay privado. Pero Miss Yula, since first time nyo ba magkatrabaho ni Julie? Hindi nga. Wala tayo ba? Sorry, wala ako kanina. So, Siya pa nga ako. Anak siya ni Claudia doon. Oo, tsaka sa Campanera ko ba? Kasama kami ni Ann Curtis. So, bilang matagal mo na pala siya nakakatrabaho, ano sa tingin mong strength ni Jodie as an actress? Ang dami niyang, paano mo masasabi yan? Ano siya, marami ding, kasi pag meron kami hindi na experience or ano, matalino kasi. Mm-hmm. Ang hindi mahihirapan ang tanong pag matalino, maraming, walang kakatakutan yan. Walang kakatakutan. Yun ang strength niya. Pero ikaw ba open ka? Ikaw yung kasi na open ka sa mga sampalan scenes, diba? Oo naman!
what if, halimbawa, baguhan ang mananampal sa'yo? Open ka ba sa mga... Alam mo, wala akong problema sa ganyan. Ang sa akin, gawin mo na kaysa ulit-ulitin pa natin. Diba? Hindi, walang ano sa akin yan. Ito yung trabaho eh. Dapat open ka sa... Pwedeng gawin yan kasi nasa role mo yan at mangyayari yan sa buhay ng tao. Ba't hindi mo pwedeng gawin sa akin, di ba? So nasabi mo na matalinong actress si Jody. May mga nakatrabaho ka namang magbubita. Meron naman. Huwag na. Pagkutin mo. Hindi, pag sakaling meron man, paano mo ina-approach? Hindi ko sila ina-approach. Kasi kung hindi nila... Kung sila isinabang nang hindi pa ready, ay hindi ko problema. Although ako, personally, gusto ko, kapag involved ako sa isang project, medyo iisipin ko na sana ganito. Yung nasa utak ko lang ba? Pero kung sa ang feeling nila wala silang problema, parang unethical din naman mag-approach ng isang baguhan ng wala naman silang hinihinging tulong sa'yo, di ba? Yun. So, iniiwasan ko rin yun. Ayoko naman na, bakit tapos iisipin mo agad, tutulungan mo ako, bakit hindi ko naman hinihingi ang opinion mo o ang tulong mo? Pero paano? Kinakausap mo ang production? Hindi naman. Kasi, nasa kanila yun. Sila naman ang mapapansin, di ba? So, from there siguro, kung gusto nila mag-artista, edi mapatulong sila. Bilang respetado at saka award-winning actress, naranasan mo na rin ba yung mga naranasan niya para sa Soriana at iba pang mga artista na dinadaan-daanan mong gawbuhan? Oo naman. Ano po ginagawa? Ano rin gagawa mo? Tanginig lang ako. Kasi parang, enjoyin nyo yan kasi tingnan natin kung magtagal kayo. Wala kang tinarayan. Hindi ka tinatarayan, hindi ka nagtatarayan. Pero napapansin ko na meron dati. Sige na. Ganda yung anak. Alam mo yun, dumating ka sa standby area. Nag-uusap sila sa upuan, may kama. Bigla sila lumipat doon, meaning yun ang pwesto nila. So napahinto lang ako na parang, okay, dito lang ako. Ikaw yung nag-adjust. Oo, pero asa na sila ngayon? Wala na sila. Wala na sila. Ganun lang. Hindi naman yung confrontative, confrontational. Depende. Hindi ko na-confront. Nasa kin na. Meron bata pa nung time na yun. Naglalaro kasi. Sinabihan ako na parang nakalimutan ko na exactly pero parang parang umayos ka lalamunin ka. Parang ganun. Ano sabi niya? Ang reaction. Pero magaling siya ngayon. Magaling na siya ngayon. Babae siya, babae. Hindi. O, ayoko sabihin. Pero magaling na kasi siya noon. So, parang naging kampante. Pero mamanaw mo niya ba sa eksena? Hindi naman. Napatalo ba? O lumaban siya? Lumaban. Wala siyang linya eh. So, wala siya nakalaban. Hindi siya nakalaban. Siya nakakalaban siya ulit after. Hindi ba? Hindi na. Nasa showbiz pa rin siya. Oo. Magaling na actor nga. Magaling naman siya. Ever since. Pero yun, na ikaw rin ba yung type na kapag binigyan ng role na May December affair, would you be willing to talk to me? Let's say, ang role ay role. Okay lang sa akin yan. So, sino sa tingin mo yung... Ay, wala akong masasabi. Ayoko mag-name names. Pero kung halimbawa kayo ni Joshua Garcia, siya pa ang papayag. Parang papayag ka ba na? Kasi ngayon, close sa akin at kapanood. Parang ma-tawag niya sa akin. So, how young hanggang... Hindi ko alam. Feeling mo ba panging pedo ka noon? Parang hindi ko yata alam. Pero hindi ko rin masasabi na hindi ko tatanggapin. Kasi rule to it. Tsaka may asin ka pa. How about na be all serious? Okay lang din sa akin. Lahat ng nangyayari sa tao. Diba? Kung ano yung nangyayari sa totoong buhay, bakit hindi? So are you ready to kiss a girl? Oo naman. Jesus Mariose. Hindi ko naman siya shushutain.
Natatakot ka ba tumanda? Natatakot ako makitang tumanda at pag nababalitaan kung may mga namamatay na mga artista nung hindi lang kahit yung mga artista pinanonood mo nung medyo bata-bata ka pa, pag nakita ko sila ako na yung susunod, alam mo yun. yun ang kasi ayoko silang makitang alam mo yun, parang malapit na sila Lord, yung ganyan na. Although, ang tao kailangan talagang mamatay dahil isipin mo kung ang mga masasama, kung mga tao walang namamatay, eh paano ang masasamang tao hindi sila mamatay, di ba? Diba? It's like it, correct yun lang, pero wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Tatanda at mamamatay ang taong mga tao. So, pero nakakalungkot lang. Yun. Yun ang effect sa akin. Malulungkot lang. Lang hindi ka makaabot yun. Ano lang feeling ko yung the biggest parang dapat abangan sa television? Kasi nagkasama ko liyan. Anong pakiramdam ko? Sobrang masaya ako. Grabe. Kasi kasama ako dito. Maganda. Sinasabi nga nila maganda yung role ko. Ito, panoodin yung maganda. Actually, historical. Maganda talaga. Do you ever think na matarating ng ganitong ko? Hindi. Hindi, nagulat ako. Nagulat ako nung sinabi na may collab, mag-collaboration ng GMA. And ako parang, Kasama ka. Oo. Diba? Oo, sobrang nakakagulat, pero nakaka... elated ako. Hindi ko alam kung saan ko hanggang ganyan yung saya. Alam mo, nakasama ako. At saka historic yun kasi part ka, di ba? Parang pangako. You will go down in history talaga. Isang minarket nila ako. Ako yun. Masaya din ako. Kasi sa ibang bansa, kilala ka. Di ba? Parang yung anak ko, nagpunta sila sa Bali, yung asawa niya. And then yung parang tour guide nila, nung malaman na Pilipino, sabi niya, oh, more power. Kasi natatawa lang yung anak ko kasi hindi naman yung masabi na, she's my mother. Diba? Pero yun yung binalita na sa pag-uwi ko. Oh, hanggang ngayon pala. Diba? Hanggang more powers. Yes. Mom, you worked with Jodie before in Campanera. Tama ba? And how you will describe her now as an actor? Ganun siya nilalagay lang.